So yun guys, magandang hapon sa ating lahat. For today's video, mag-disassemble tayo ng cellphone na Vivo Y53. Yan. I-disassemble natin step by step para malaman natin kung paano siya disassemble na hindi madadamage yung ating cellphone at the same time yung pinaka parts niya hindi madamage. So medyo masilan tong pagkakalas nito, hindi lang basta-basta. Kaya medyo ingat lang guys kasi mahirap kalasin. So ito na, start na tayo. So guys, ang gagawin natin dito is una natin tatanggalin yung SIM tray niya. Kailangan natin ng pansundot. So ito, tanggalin mo natin tong yan, ito, kabitan ng tray ng cellphone, tray ng SIM card yan. So tanggalin mo natin to. Then guys, kung mapapansin nyo, wala siyang tornilyo. Yan, walang tornilyo paikot. Yan. Tapos wala ka rin makita na indikasyon na paano natin kalasin tong likod na to. So ang technique nito guys, as sungkitin lang natin tong guild na to. Medyo careful ka lang kasi maaring madamage tong pinaka LCD niya. So dandaan lang natin tong sikwatin. Ayan guys. So dandaan lang kasi may possible na madamage yung natin. So kung ako kasi guys, kung mahaba naman ang kuko nyo, kuko lang ginagamit ko, pero mayroon tayo mga specify na tools para matanggal yan. Ayan, paikot lang siya. Ayan. So yun na. Ayan, tanggalan natin yung pinaka back housing nya. So ito yung laman nya sa likod. Kung mapansin nyo, yan yung ganda ng baterya nya. Ito yung pinaka line ng LCD. Yan, pinakalinya niya. Tapos yung makikita ka dyan, yung mga tornilyo yan dyan. Yan. Yan. So guys, una natin tatanggalin kasi naka-off lang siya. Tanggalin natin itong linya ng baterya. Yung linya muna ng baterya niya. Kasi in case na magkamali tayo dito ng pagtanggal ng screw, makadikit tayo sa mainboard niya. Pag hindi natin na-disable yung connection ng baterya, may possible mag-short circuit siya, maapektuhan yung isa ibang parts dito, maaring madamage na tuluyan yung pinaka mainboard niya. So ngayon, tanggalin muna natin tong sa baterya niya. Yung pinaka-tornilyo niya. Yan. So yun guys, ito yung connection sa niya. Yan, ito ang parts nito. Ito yung connection dun sa baterya niya. Yan, iangat mo lang siya ng konti. Ayan, so yun guys, naangat na siya, so na-disable na siya. Then isusunod natin to guys, itong i-disable natin to sa LCD niya para pull out natin itong baterya. So yun guys, ganun din yun. Yan guys, na medyo ingat lang tayo dito kasi itong line ribbon na to once na nabaluktot siya o paman, pag naputol yung hibla ng linya niya, wala na, hindi mo na siya magagamit. No choice ka na, bili ka na talaga ng bago. So yun, ito yung baterya na to guys, may apat na tornilyo yan dyan. So yun yung tatanggalin natin. Apat ang tornilyo dyan. So yun guys, ayan guys,
Ito yung pinagpulatan ko ng apat ang tornilyo. Yan, isa, dalawa, tatlo, apat. So yung apat na yan, yun yung nag-hold dun sa baterya para hindi siya gagalaw. So gagawin natin to. Tanggal natin tong ano, baterya. Yan, ito na. Ito na siya. Yan, oh, yan. Yan yung itsura niya, guys. So, ito yung lines taas, mapapansin niyo ito to, ito. Ito yung pinaka linya ng baterya. So, ingatan din natin 'yan kasi anytime pwedeng masira 'yan. So, mahal ang baterya ngayon. So, ito yung pinakalagayan niya na. So, ngayon, guys, next natin is itong main board, yung mga tornilyo 'yan, 'yan. Yung mga tornilyo sila diyan, 'yan. Kahit sumala na yung ano natin, screw natin, dumikit sa ibang parts, hindi na siya madadamage kasi na-pull out na natin yung baterya. So wala na talagang totally siya power. So ngayon, may pinaka-prim siya dito, nag-hold dito sa pinaka-parts niya. Tanggalin muna natin tong ano, yung tornilyo niya. So guys, pag nagkalas pala kayo, bago nyo kalasin, pagmasdan yung maigi muna yung ano, maigi muna yung parts para at least pag ano, pagbabalik nyo siya is hindi kayo malito. Para maibalik mo siya nang tama. Ayan. Ito guys, na kulog yung ano, naglag na yung ano niya, pinaka cover niya sa likod. Ito yung nag-hold dito sa ano. Okay na, tanggalin na natin. Then next guys, ito. Ito yung sa camera. Front camera. Ito. Front camera to guys. Yan. Front camera siya. Ang gawin natin, i-disable muna natin tong ito. Kung napapansin nyo to, itong linya na to sa power on yan, power on high and low volume, itong ano na to, itong linya na to. So ito yung i-disconnect muna natin. So kunting sikwat lang dito, dandahan lang din kasi medyo maliit yung linya nya. Ayan, ayan na siya. Ano natin, angat natin ng konti. Then tanggal natin tong tornilyo dito na nag-hold dito sa pinaka main board nya. Yan. Yun. So yung guys, kung mapansin nyo, maangat na natin tong main board nya. Ayan, maangat na natin siya. Yan guys. So iangat natin siya dandan. Yan. Yan na. So dandan lang siya kasi ano, medyo careful ka lang sa pag-pull out. Ayan. Pag naangat mo siya guys, naangat mo na siya, isunod mo dito yung ito. Ito yung pinaka-connection ng touchscreen. Pinaka-touch niya. Angat mo to ng konti. Yan. Yan. Ito. Sa touchscreen yan. So, ganun din. Medyo ingat lang tayo kasi masilan yan eh. So, bago natin to, may angat ng angat na natin tong pili natin i-pull out tong main board. So, yun guys. So, yan. So, ito yung sa touchscreen. Touchscreen line. LCD line, itong malaki. Power button. High and low volume, itong maliit na to. So, ito na yun guys. Ito na yun. Ito na yun. Ito yung pinaka speaker niya. Ito yung pinaka prim niya. Then, dito naman nakapix yung touchscreen and LCD. Ito siya. So, nakadikit agala siya dyan. Dikit na dikit talaga yan. Kailangan mo siyang i-hit gun bago mo siya ma-pull out lahat. So, yun guys. Ito yung ano. Ang liit ng parts ng ano. Ang liit ng parts ng Vivo Y53. Yan lang yung pinaka main board niya. Kung mapansin nyo. Ito yung front camera. Front camera niya. Ito. Ito maliit na to. Front cam yan. So, pwede rin natin i-disable yan.
Pwede nating tanggalin yan para makita nyo kung paano. Ganun din, kasi sikwat lang, sikwatin mo lang siya ng dandahan. Ayan. So, napulad ko na siya. Ayan. Ito guys, napulad ko na siya. So, ito yung pinaka mainboard. Mainboard niya. Tapos, ito yung sa back cam. Itong isa na to. Ayan. Ito. Yun. So, ayan guys. Ito. Ito lang parts na to. Diba? So, ito yung pinaka, itong kabitan ng SIM. Itong area na to. So, yung SIM 3 natin, pag pinasok, ito yun. SIM 1 and 2 in the SD card. Andito yung mechanism lahat. Ito. Andito lahat. IC, CPU, lahat ng parts niya, lahat ng pinaka mechanism ng mainboard ng cellphone mo. Andito na siya lahat. Kaya kung mapapansin nyo, hindi mo siya basta-basta makikita. Kasi mayroon pa siyang pinaka frame na plate. Hindi mo makikita yung mga parts niya, yung mga ano niya, IC, mga resistor niya, hindi mo makikita yan sa loob. Kasi kailangan mong i-pull out lahat tong ano na to, yung pakahinang ng pinaka-frame niya. Yan, ipaikot yan. So dito naman sa likod, makikita mo rin siya, may frame din yung dalawang IC ng pinakamalaki. Ayan, dalawa na yan. May frame siya na plate. Kaya medyo mahirapan ka talaga pag kakalasin mo yung pinaka-frame niya. So yun guys, sana may natutunan kayo sa ating tutorial video kung paano mag disassemble ng Vivo Y53 na cellphone. So yun lang guys, maraming salamat sa mga nanood at sana may natutunan kayo. See you next video. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless.